By this time, we will be proceeding to letter E formula. Ang formula natin is d over dx of inverse secant u, which is equal to 1 over u square root of u square minus 1, then d over dx of u. So let us try this example. Find the derivative of inverse secant 3x. So paano natin hahanapin ang derivative ng inverse secant 3x? So just like what we did kanina sa mga previous examples natin, hanapin natin o i-state natin ang value ng ating u. It is actually nakikita naman natin sa ating given problem. Kailangan lang natin linawin na ang u natin is equal to 3x. Then after natin na isulat ang value ng ating u, we will adopt now yung right-hand side portion ng ating formula. Yan. So yan ang formula na ating i-adopt. And then afterward, we will do the substitution process. Ang value ng u o lahat ng u na may meron ng ating formula, magkakaroon lang ng replacement. Lahat ng yan, mapapalitan lang 3x. Including yung nasa outer, yan, yung dulo, 3x. At saka yung naka-square na u. Yan. So we have u square. Which is equal to 3x. Yeah. Now, what's next? Siyempre, kung ating i-analyze ang ating given equation, kitang-kita naman at very obvious naman na ang 3x is nagpapahanap ng derivative dahil may d over dx. So, ano ba ang derivative ng 3x? Definitely, 3 yan. Alam na natin lahat yan. So, again, copy-paste ko lang yung first portion ng ating solution. Yan. 1 times the derivative of 3x. Ang derivative ng 3x is 3. That is why I will write na lang sa taas 3. 1 times 3, 3 pa rin yan. Pwede ko nang alisin yung absolute value ng 3x. Actually, 3x pa rin yan. Yan. Now, continuation. Copy. Kung papansinin natin, pwede na natin cancelain. Nakakarating yung solution natin. Bilang umangat. Yan. Kung papansinin natin, parehong may 3 ang numerator at denominator. Eh, nasa product form naman yung nasa baba. So, pwede na rin natin palang i-cancel yan. So, 3 divided by 3 is 1. So, pwede ko nang alisin yung dalawang 3 sa numerator at saka sa denominator. So, ganyan lang yung ating solution ngayon. Kaya nga lang, ang 3x kapag in-square natin, this is also equal to 9x square. So, pwede kong revisayin yan. So, revise natin. Kapag in-square ang 3x, ang sagot natin is 9. X square. Finally, yan lang ang ating sagot sa ating derivative of inverse secant 3x. Yan. So, yan ang ating final answer. Kaya lang, class, pwede pa natin i-rewrite yung ating final answer sa ibang paraan. At ito yung pamamaraang ibig kong tukuyin. Papakita ko sa inyo. 9x square minus 1 is actually factorable. So, pwede kong rewrite yan lang 3x plus 1, 3x minus 1. Kasi nga, factorable yan. Ano yung factoring na ginawa ko? Difference of two squares. Sagot din yan. So, ano yung re-recall kong type of factoring? Again, recall. Para alam nyo lang. Or ma-remind lang kayo uli. O ma-review ninyo. Difference of two squares. Yan. So, type of special product yan. Type of factoring, I mean. So, ang inverse process ng difference of two squares na factoring sa special product is
the product of the sum and difference of the same two terms. Yun ang inverse process ng difference of two squares. Ulitin ko, ang inverse process ng difference of two squares sa special product is product of the sum and difference of the same two terms. Now, nasagot na natin ang ating letter E problem at napag-aralan ng letter E formula. We'll be proceeding now to our next formula. At ito yung susunod na formula natin. D over dx of cosecant, inverse cosecant 2. At ang value ng ating formula, negative 1 all over u, square root of u square minus 1, d over dx of u. At syempre, ito yung ating prepared example. So, siguro palitan ko muna yung number, gawin ko muna ang 8. The inverse cosecant of 8x with respect to x. So, paano natin nakalapan ang derivative yan? So, again, we will try to solve for this one. Same process. Laging ini-express or ini-state ang value ng u. The very beginning, lagi nating inaanap o binibigay muna ang value ng u from our given example. From our given example, ang value ng ating u is equal to 8x. Yan. So, dahil may value na tayo ng u, pwede ko na ngayong i-adapt uli ang ating formula sa right-hand side. So, ating formula, yung nasa right-hand side ng ating equation, copy-paste natin, no? And since alam naman natin ang value ng ating u, it is actually equal to 8x. Again, lahat ng u dito, pwede ko nang palitan lang 8x and even this one. At saka yung naka-square na u. So what's next? Muli nating susuriin ang ating solution process. Nakakarating lagi sa taas. Kung papansin uli natin, nagpapahanap naman ngayon ang derivative ay ang 8x. So ano ba ang derivative ng 8x? Hindi ba 8 lang yan? Ang derivative ng 8x is 8. So copy-paste ulit natin yan. Dahil ang derivative ng 8x is 8, then 8 times negative 1 is equal to negative 8. So negative 8 tayo sa taas. And then yung 8x na naka-absolute value symbol, pwede ko nang alisin ang absolute value symbol. So, 8x pa rin yan. Then, continuation. Parehong may 8 ang denominator at ang numerator. A divided by 8 is 1. So, ibig sabihin, pwede ko lang cancelin ang dalawang 8 sa numerator at saka sa denominator. So, ano lang matitira? Negative 1. Take note of this. Ang 8x kapag ni-square natin is 64x square. Tama? So, 64x square yan. So, copy-paste ko ulit. Yan. And this will become 64x square. So, delete ko siya. 64x square. Ang 8x kapag ni-square natin, I repeat, is 64x square. Definitely, right after natin may square ang 8x, yan ang ating final answer. Kaya nga lang, kahit final answer na yan, ang ating final answer also, pwede nating i-rewrite yan na iba ang pagkakasulat. Pero hindi naman magbabago ang meaning. Ang 64x square, pwede kong i-factor yan ng 8x plus 1, 8x minus 1. At tama din yan. So malamang ito yung sagot mo, pero ito yung nasa choice. Tama namang pareho. Kaya nga lang, siyempre, dahil multiple choice yung exam, ang mananaigis yung choice na nasa pinagpipilian lang. So yan ngayon ang ating 6 formulas under ng inverse trigonometric functions. At yan ang mga examples natin sa ating diskusyon na derivatives of inverse trigonometric function.
Hopefully, naintindihan ninyo yung lesson natin regarding about the six inverse trigonometric functions. After natin na-discuss ang six trigonometric functions. So, yan yung mga examples natin in this lesson. Chapter 5 lesson natin.